Kaya ngayon pong umaga ay atin pong ipagpapatuloy ang atin pong series patungkol po doon sa health habit. Nung una, napag-aralan po natin yung word habit, sumunod yung weeping habit, yung pangatlo, worship habit. At napag-aralan natin doon na yung pagsamba natin sa Diyos ay hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi lamang sa mga malalaking gathering, at hindi lamang sa gesture natin sa Kanya, kundi yung ating personal na life application. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, ngayon naman, atin pong pag-aaralan ang wealth habit. Sa Luke 16, verse 10 to 13. Sundan po ninyo sa screen at akin pong babasahin. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Verse 13, sabay-sabay nating basahin ng malakas. Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang Diyos nawa magpala ng kanyang banda na salita na ngayon ay ating pong pagbubulay-bulayan. Tayo manalangin muli, yuko natin ang ating mata, yuko natin ang ating ulo at muling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kaming muli at amin pong kinikilala ang iyong Espiritong Banal na siyang makukonvict sa amin, magtuturo sa amin. At ang aming puso, ang aming diwa, Lord, ay ituon lamang namin sa iyo. At habang kami ay narito sa gusaling ito, ay i-bless mo po kami, basbasan mo po kami sa paraang ninanais mo. In Jesus' name we pray. Amen. At amen. Isang mayamang mananampalataya ang namumuhay ng maranya. Nakatira siya sa isang magandang bahay. Isang araw, siya ay namatay. At dahil nga Christian siya, nasumpungan niya ang kanyang sarili sa langit. Pagdating niya sa lobby ng langit, sinalubong siya ni San Pedro. Hindi ho biblical na biblical ito, illustration lang po ito. Welcome sa langit, sabi ni San Pedro. Masayang bati niya. Ito ang iyong permanenteng syudad mula ngayon. Dito ka na mananatili magpawalang hanggan. Halika, iyahatid kita sa iyong tirahan. Kaya naglakad siya sa kalsadang ginto. Napansin niya ang mga nagdadaan ng malalaki at magagarang mansyon. Hangang-hanga siya sa kanyang mga nakakita at nasabi niya sa kanyang sarili, walang panama ang bahay ko sa lupa sa ganda ng mga mansyon dito. Excited na akong makita ang para sa akin. Maya-maya, huminto si San Pedro sa tapat ng isang maliit at lumang bahay. Sabi ni Pedro, ito ang tahanan mo. Nagreklamo ang mananampalatayang ito at sabi niya, sa dinabi-dami ng malalaki at magagarang mansyon na dinaanan natin, San Pedro, sabi niya, bakit dito mo ako papatirahin? Siyempre, sumagot si Pedro at sabi niya, pasensya ka na, iho. Ginawa namin ang lahat, pero ito lang talaga ang nakayanang ipundar mula sa mga ipinadadala mo noong nasa lupa ka. So, ibig sabihin, tayo pala nagpapadala sa langit kung gusto nating lumaki yung ating tahanan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kumusta na ang mga pinapadala mong pangpagawa mo ng bahay sa langit? Yan ang tanong mo sa iyong katabi. So, ibig lang sabihin mga kapatid, sa ating pag-aaral ng topic na ito, ay mahalaga kung ano yung ating ginagawa sa lupa
na credited sa langit. Kaya illustration lang po ito, mga kapatid. Bagamat hindi naman talaga totoong-totoo na gano'n yung mangyayari. Kaya sa topic na wealth habit, nais ko nga umpisahan na ito sa isang text na ating pong binasa. Tungkol ito sa tama at maling attitude ng tao na may kinalaman sa kayamanan. So sabi natin, yung mali at tamang attitude. Ito ang ating pag-uusapan. Upang maunawaan natin ang nais ituro ni Lord sa ating lahat. Magandang alamin na ang setting o context ng passage na ito ay sinaysay ni Lord ito immediately after ng account ng talinghaga ng tusong katiwala. Ay, naasahan ko na basa nyo ito sa verses 1 to 8. Sa talinghagang ito, ang tusong katiwala ay nadiskubre ng kanyang master na nilulustay ang kanyang ari-arian. At dahil dito, ipinitawag siya ng amo at pinagsasubmit ng report ang kanyang pamamahala sa ari-arian nga ng amo. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan ang mga may utang sa kanyang amo at pinabawasan ng significant amount ang utang nila. Nang sa gayon ay magkautang ng loob sila sa kanya. At pag siya ay tinanggal na sa trabaho, makakahingi siya ng pabor sa mga ito. Tuso nga ano, mga kapatid. So, nalaman ng amo ang katusuhang ginawa nito. Ngunit, sa halip na lalong magalit, pinuri niya ito dahil sa ipinamalas na katusuhan. Malinaw na mali ang ginawa ng katiwala. Ngunit, ginamit ni Lord ito bilang halimbawa ng isang taong makamundo, subalit mahusay na nagamit sa pakinabang ang mga temporal na bagay. Mas mahusay pa sila kaysa mga makadiyos ayon kay Lord. Yeah, clarification mga kapatid. Hindi ito tungkol sa pagkonsinte ni Lord sa makamundong katusuhan. Ang point lamang na naisipakita ni Lord dito ay ano, kung ang mga masasama ay ano, matalino sa pamamahala ng mga kayamanang temporal, mas dapat tayo bilang mga mananampalataya na mas maging matalino sapagkat ang kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay hindi lang temporal, kundi eternal. Amen po ba, mga kapatid? Kaya balik tayo sa ating text na binasa. Sinabi ni Lord kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na pansamantala, gaya ng pera at kayamanan, temporal, hindi rin niya tayo pagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan. Kung hindi tayo mapapatunayang tapat sa maliliit na bagay, paano tayo magiging tapat sa malaki? At kung hindi tayo mapagkakatiwala ang mamahala ng hindi sa atin, sino ang magbibigay sa atin ng talagang atin? At ganito ang kanyang conclusion sa passage, pakinggan ninyo. Hindi tayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at kayamanan. At matapos ito, sinundan uli niya ito ng isa pang talinghaga kung inyo nga mapapansin at nabasa. Ang tungkol kay Lazarus at sa mayaman. Ang talinghagang ito ay gaya din ng unang talinghaga, magkaiba lamang ang presentasyon. Ngunit pareho itong tumutukoy sa pamamahala ng kayamanan. Ang matalino at maling pamamahala at paggamit ng kayamanan. Gayun din, kung ano ang kaugnayan ng tao sa paggamit ng kayamanan sa kanilang magiging kalagayan sa kabilang buhay. So ibig sabihin mga kapatid, kung naiintindihan ninyo yung ating paano natin na ginagamit yung ating paraan doon sa mga kayamanan. Ganun din pagdating nga sa langit. May malaking impact ang ating attitude sa earthly wealth, sa ating eternal destiny. Doon po ang papasok yung ating mensahe. May malaking impact kung ano yung ating attitude sa earthly wealth at sa ating eternal
destiny. Ang turo ni Jesus na ito ay primarily sa mga Pariseo na naroon. Sapagkat sa panglabas, ipinakikita nilang sila ay mga Diyos, makadiyos, ngunit ang katotohanan sila ay sakim sa kayamanan. Ngunit babala rin ito sa atin. Sapagkat baka akala natin sa ating sarili ay alipin tayo ng Diyos dahil sa mga espiritual na bagay at mga paglilingkod na ating ginagawa. Subalit, kapag tayo ay nasubok, lalabas na ang kayamanan pala ay Diyos din natin at tahimik lang natin ito pinaglilingkuran. Ang punto, mga kapatid, alam ng Diyos kung tunay ang ating paglilingkod. Alam ng Diyos kung hati ang puso natin sa paglilingkod sa Diyos. Alam din ng Diyos kung ano ang priority natin. Alam din ng Diyos kung mas mahalaga ang mga temporal na bagay kaysa sa mga espiritual na bagay na may kinalaman sa mga eternal. Nakuha niyo po ang ibig sabihin. Doon po yung ating mensahe. Kaya kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Bakit? Kasi nasubok ka na. Kumbaga, nagkaroon ng acid test sa iyong relasyon sa Diyos. Tayo mga tao, di ba? Kailangan bago ka mo pagkatiwalaan ng isang tao o paano mo malaman kung talagang tunay ang isang kaibigan, dapat dumadaan yan sa acid test. Nakuha niyo ang ibig pong sabihin. Amen. Pero ito po yung sad reality, mga kapatid. Maraming Kristiyano ang nasira sa pera. Kasi nga, ang topic natin ay wealth habit. Ano? Maraming manggagawa ang nasira sa pera. Kung isa-isahin ko sa inyo, ay magugulat kayo. Pero hindi ko gagawin yon. Maraming lingkod ng Diyos na nasira sa pera. Kaya dapat natin itong tuldukan ngayon. Ibig sabihin, huwag sana kayo maging ganoon. Amen po ba? Kaya ngayon pa lang ay magandang tamang habit ang ating matutunan at pairalin sa pamamahala ng ating mga kaperahan. Pinag-usapan natin kaperahan, mga kapatid, ha? Nang sa gayon, magdulot ito sa atin ng espiritual na kalusugan. Kasi kung paano mo ginagamit, kung paano ka nag-i-steward, kung paano mo paano ka pinagkatiwalaan ng Diyos, sa patungkol sa kaperahan, sa mga espiritual, pwede mo itong magamit sa paraang espiritual. Magiging healthy rin ang iyong espiritual na buhay. At maging pagpapala tayo sa iba habang tayo naman ay pinagpapala ng Diyos. Amen po. So ngayon, ang laman ng ating mensahe na wealth habit ay hindi po tungkol sa kung paano pa natin mapaparami ang ating kayamanan. Sorry for that. Itong mensahe ito, hindi para kayo maging bilyonaryo, maging milyonaryo, o kaya dumami ng dumami. Hindi po yon ang purpose ng message na ito. Hindi ito tungkol sa 7 habits of extremely wealthy people. Hindi po rin po tuturo o paano kayo maging billionaire o paano kayo talaga maging sikat. Hindi po yon. Hindi rin po ito seminar ni Chinkitan at iba pang diskarte para ka maging wealth guru. Amen po ba, mga kapatid? Ito ang inyong inaasahan. Tuturuan ko yung maging mayaman sa paraang ng mga edukasyon na ginagamit ng mga seminar. Hindi po yon. Ang habit na ating i-develop sa topic na ito ay may kinalaman sa kung paano natin titingnan, uunawain, ituturing at gagamitin ang pera. Sabi mo sa iyong katabi, naiintindihan mo ba? Nakaintindihan tayo, pagpangbukas ito, kala ko, yayaman ako dito sa mensaheng ito, nakinig na kinig ako kay pastor, paglabas pala, hindi. Kaya, nakaintindihan tayo, no? So, anong kaugnayan nito sa atin bilang isang Kristiyano? Paano ka lalong mapapalapit sa Diyos habang ikaw ay pinagpapala? Paano mo magagamit ang kapurihan ng Diyos sa tinatangkilik mo? At paano ka magiging isang mabuting katiwala ng Diyos sa maliit na bagay? Sa mga bagay na in-entrust niya sa iyo, sa pinagkatiwala niya sa iyo, at sa tunay na kayamanang kaloob niya para sa iyo. Ito yung mga
katunayan na ating pag-uusapan. Ngayon, upang hindi tayo madaya at mailigaw ng maling attitude towards money, hayaan nating linawin ng mensaheng ito ang mga simple ngunit mahalagang katotohanan tungkol sa kung ano ba talaga ang nais ng Diyos na maunawa natin patungkol sa kayamanan. Una, wealth is about God's provision. Wealth is about God's provision. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, pakibasin niyo ng malakas. Magagawa ng Diyos. Ephesians chapter 3 verse 20, lahat kayo bumasa, ready go sa kanya. Having wealth does not originate with our ability. It originates with God's ability. Ibig sabihin, hindi ito galing sa ating galing, sa ating talino, yung wealth na ito, yung ating abilidad. Ito, ang original ito, it originates with God's ability. We are not able to provide for all our needs. Mga kapatid, hindi natin kayang i-provide lahat ang ating pangangailangan. But God is able. Hindi natin kayang unawain ang abilidad ng Diyos pagdating sa kanyang provision. All our life, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, it remains a mystery. Tingnan nyo lamang, ang buong mundo ay ilang bilyon tayo dito mula pa noon hanggang ngayon. Maraming mga pasaway na mga tao. Pero isipin ninyo ha, napapakain tayo lahat. Bakit yung isda hindi nauubos? Samantalang kung anong kalokohan ang ginagawa ng ibang bansa o kahit tayo, tayo dito, maging yung mga agrikultura, isipin natin yung lahat ng mga yung kinakain natin, yung lahat ng mga bagay na kailangan natin, yung basic needs. Eh, ang tagal nang nag-exist ang mundo, di po ba? Pero God is able. Kaya, hindi natin kayang maunawaan ang abilidad ng Diyos kung bakit nagsasustain tayo sa ating tinatamasa ngayon. Kaya, mystery nga ito. Kaya, habang buhay din tayong dapat magtiwala sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, dapat kang magtiwala sa Panginoon. Ganito ang sabi ni Job, mga kapatid. Pakinggan ninyo, Job chapter 42, verse 2. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin. Kausap ni Job ang Diyos. At walang makapipigil sa lahat ng Kanyang balakin. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay isang pagpapahayag at pagsasabi sa Diyos na Lord, I completely trust you. Kaya ibig sabihin mga kapatid, anuman sa pangkasulukuyan ang nararanasan mo, sa pakiramdam mo, mahirap ka, sa pakiramdam mo, may pinagdaanan ka, pwedeng-pwede mong pagkatiwalaan ang Diyos. Kaya Matthew 19 verse 26, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung mayroon dito na may suliraning pinansyal, marahil iniisip ninyo paano ako makapagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Samantalang ako mismo may problema sa pera, may problema sa finances. Kaya para sa maraming mga nakikinig o sa mga tao, hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang pagkakaloob. Kasi baka meron sa inyo, wala nga akong pera, mauungutang nga ako dito, mami, ah, paglabas. Kaya hindi tamang mensahe yan, hindi yan, baka sabihin nyo noon. Pero sa matandaan po natin, anyway, naalala ko lang pala noon. Noong ako ay bagong Kristiyano, sabi ni Rob sa akin, sabi sinabi ako sa ako, alam mo, pastor, mahirap ako sa pera. Sabi ko, alam mo, pastor, payamanin lang ako ng Diyos. Tutulong talaga ako sa church. Magtatags ako, magkakaloob ako. Pinagtawanan ako ni Pastor Arvin Garcia. Alam mo,
pagdating noon, baka maiba na yung ugali mo. Nasabi mo lang ngayon yan. Kung talagang gusto mo mangyari yan, kahit piso, 2 piso, 3 piso, magbigay ka sa Panginoon at mangyayari yun. So, ibig sabihin yan, ay yung iniisip mo lang, pagka yumamang ka at saka ka magkakaloob, hindi kasiguruhan yon mga kapatid. Kung ano meron ka, kahit walang-wala ka, pwede mong gawin yon. Iyon ay bibigay sa iyong pribileyo ng Panginoon. At mamaya, makikita po ninyo. Kaya, pare, sasabihin natin nga na sa tamang panahon, wala ito sa tamang panahon. Wala ito sa panghinaharap. Kung talaga ikaw ay anak ng Diyos, kung ano ang inutos ng Panginoon, kung sinabi niya sa'yo, gawin mo, gagawin mo yon. Kaya, walang hindi magagawa ang Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Bakit? Siya nga ang nagpo-provide sa atin eh. Kapag nakita niya na ang puso mo, gusto mong maging daanan ng pagpapala, gusto mong talagang paglikuran siya sa pamagitan ng mga finances, maghihimala ang Diyos sa'yo para bigyan ka ng maraming pera para gamitin mo sa gawain ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, yung attitude ng mga tunay na nakakaunawa sa generous provision ni Lord, kahit sila ay nasa gitna ng mahigpit na pangangailangan, natandaan nyo ha, nasa gitna ng mahigpit na pangangailangan, magbibigay pa rin sila. Ano ang halimbawa? 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Ito ay patungkol sa iglesia ng Macedonia na pinuri ni Paul. Basahin natin mga kapatid. Ready, go? Mga kapatid! Dumana sila. Amen. Pansinin po natin mga kapatid, itong church ng Macedonia, ang sabi ay dumadana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ito pa, sabi, ngunit sa kabila ng paghihikahos. Ang ginamit na paghihikahos. Hindi lang sinabing kulang sa pera, no? Paghihikahos, pero ang naging attitude nito sa giving, masayang-masaya pa rin sila. Hindi sinabing masaya lang ha, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Nakita niyo mga kapatid, baka yung meron ditong bago lang, bakit ba ako nakapunta sa church na ito? Pera pa lang pag-uusapan, ako pala magbibigay, lalabas na ako, akala ko mabe-bless ako eh. Baka nagkamali kayo ng chas na pinuntahan kasi hindi ko naman lahat kayo kilala, no? Pero ang totoo, mga kapatid, nakita nyo yung attitude, yung health, yung wealth habit nitong mga tiga Macedonia, no? Grabe, grabe sila mga kapatid. Ngayon, ibig sabihin mga kapatid, kahit na ikaw o kahit na tayo ay sumasa ilalim sa hamon financial ngayon, huwag niyong kalimutan, God is able to help you and set you free from that problem. Kaya kung sino man sa inyo, sabi niyo, hindi, kailangan nga ng pera, may pagsubok nga ako, ang dami ko nga mga utang na babayaran. Sabi ni Lord, God is able to help you and set you free from that problem. Bakit po? Sabi mo sa inyo katabi, bakit? Mahina. Sabi mo, bakit? Ayan. Because our God is a God of great ability. Kaya yung kaya sabi, yung God's provision ang gagaling sa Diyos, eh. Hindi yan sa galing natin, mga kapatid. Eh. Lahat ng pangangailangan mo, masusumpungan mo yan sa iyong sarili, sa ibang tao, sa kapitbahay mo, hindi. Kundi sa Diyos lamang. Kaya you trust Him. You trust Him. Dapat magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Hindi kaunti yung God's provision. Hindi kaunti, kundi ang sabi, abundant
provision ang kanyang pwedeng ibigay sa inyo at sa akin. Kaya pwede mo siyang sobrang pagkatiwalaan. Bakit? Wealth is about God's provision. Amen. So, pangalawang puntos, wealth is about true riches. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sabi, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Sabi, hindi sa ilang bagay, hindi sa mga konting bagay, kundi sabi, sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kaya yung salita o yung word na abound, this word appears twice in this verse that we have read. Dalawa yon na word na ito, ng ibig sabihin ng abound. God is able to make all grace abound towards you. Yung pangalawa, so that you may have an abundance for every good work. Kaya, nakakamanghang isipin mga kapatid kung gaano karaming beses sinambit sa chapter 8 at chapter 9 at 2 Corinthians ang mga salitang abound, abundance, abounding, di ba? Abound, abundance, abounding. Ibig sabihin nun, talagang nag-overflow, no? Yung talagang kasaganaan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. At kapag nag-reflect kayo sa mensaheng ito, mamayang gabi, o kaya pagkalabas ng simbahan, or over the weekdays, subukan ninyong hanapin ang mga salitang ito at lagyan ninyo ng underline. Kaya, it's quite amazing. We have a God who's the God of abundance. Ang Diyos natin na hindi Diyos na mahirap, mga kapatid. Ang Diyos natin na hindi Diyos na nawawalan. Ang Diyos natin ay God of abundance. Kaya, you know, sometimes we don't think that and sometimes we don't think we should be allowed to believe that. Kung pinagtitiwala ninyo ang inyong kaluluwa, ang inyong kaligtasan sa Panginoon, yung provision ni Lord, yung pera, o anuman ang inyong kakainin, anuman yung mga basic necessities ninyo, pwede ninyong pagkatiwala sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Kung minsan kasi, hindi wholesome ang pagtingin nyo sa Diyos. Ginagawa nyo parang slice-slice lang, hindi ganun ang ating Panginoon. Kaya nga tayo, body, soul, and spirit, mahal niya tayo at ang lahat ng ating pangangailangan ay pwede nating pagkatiwalaan sa Kanya. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. Kaya, madalas nating nababasa yung John chapter 10, verse 10. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. Pero sa Jesus, ang sabi niya, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Ibig sabihin, to the full. Till it overflows, diba? Ano talaga nag-overflow? Because God wants us to receive His abundance. Mga kapatid, dapat pagkatiwalaan ninyo sa inyong buhay at ating sampalatayanan. Ngayon, sa mensaheng ito, nais kong meron akong linawin. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Parang lumungkot kayo. Humiti nga kayo. Tapikin mo yung katabi mo. Humiti ka. Dapat sumaya ka. Nangihina ako mag-preach pagka nakikita ko malulungkot kayo eh. Ngumiti naman kayo, Gideon, ngumiti ka naman. Okay. Paglininaw ito, mga kapatid, ha, hindi ito nangangahulugan na tayong lahat ay magiging multi-millionaires o magiging multi-billionaires. Ang nais para sa atin ng Diyos ay magkaroon tayo ng sapat. Pag sinabing sapat, sapat sa bawat araw ng kanyang pagpapala. At may apaw na biyaya pa ayon sa kanyang biyaya upang hindi tayo magmistulang kaawa-awa. Ay, sabi mo sa katabi, ayaw ng Diyos na maging kaawa-awa ka.
At ano pa, at hindi tayo kailangang manglimos. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ni Lord na maging pulubi ka. Ayan. Sinigawan mo naman masyado. Kung ang ating layunin sa buhay ay parangalan ng Diyos sa lahat ng bagay, ibubuhos ng Diyos ang kanyang abundance sa atin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kasi yung abundance, iba't ibang aspeto yan eh, ng ating buhay. Hindi lang pera yan. Pag-isipan natin ito ha, mga kapatid. Yung mga blessing na tinataglay mo na hindi mo minsan nate-treasure. Kaya ito yung pag-isipan mo, mga kapatid. Yung taglay mong blessing na kalusugan na hindi taglay ng iba. Te-treasure mo yan. Kung iisipin mo lang mabuti yung provision ni Lord sa'yo. Marami akong mga ka-eskwela, 72 years old na ako, marami doon patay na. Yung iba doon naka-wheelchair. Yung iba doon, uugod-ugod na. Kaya pag nakikita ko yun, hindi ako natutuwa na ganun yung mga ka-eskwela ko. Hindi ako natutuwa doon. Pero para isalamat sa Diyos, ganito ang buhay ko. Blessing ng kalusugan. Abundance yan, di ba? Pagpapala sa pamilya, di ba? Makita mo, hindi ka broken family. Kahit sapat lang ang pera mo. Yung iba, naghiwalay na. Yung iba, lalaki, babae, na kanya-kanyang iba-ibang tahanan. Meron ganun, di ba? Lumipat sa ibang tahanan. Di ba ganun? Lumipat sa ibang... O kaya, nasa ibang kandungan na. Yung mga Tagalog natin, nakakatuwa, no? Nasa ibang kandungan na. O. Sumaiba lang bahay. Eh, kayo, hindi. Magkasama pa rin kayo. Praise God. Di ba? Palakpakan natin si Lord. Di ba blessing yan? Si Tatay, ano? Big. At saka si Nanay Susan, aba. Magandang testimony, matatanda na, pero nagmamahalan sila, nag-holding hands pa. Hindi naman sila pwedeng hindi mag-holding hands, baka madapa si... Joke lang, huwag ka magagalit, Tatay Big, love you. Di ba nakita niyo yung mga blessing na yan, di ba? So, ibig sabihin nun, sa tingin niyo parang baliwala lang, pero blessing. Alam pa, meron kayong trabaho. Kahit minimum lamang ang trabaho mo. Eh, kaysa naman wala kang trabaho, ano gagawin mo? Magiging pabigat ka. Eh, blessing yan. Dapat tingnan mo. May trabaho ka, source of living, merong negosyo ka, kung yan man ay full-time o part-time o investment, ano man yan, i-treasure mo. Bilangin mo yung blessings sa'yo ni Lord para sumaya ka. Amen. Yan ang sikreto, mga kapatid. Ang pagpapala ng malinis at maayos na buhay, yung bang wala kayong kaso, hindi kayo nakadimanda, hindi kayo nasa loob ng bilangguan, di ba? Hindi ka involved sa mga illegal activities na ngayon ay nagdurusa ka kasi walang ginagawa ang senador at congressman na ikaw ay usigin, di ba? At ikaw, ang ganda-ganda mong babae, ay yaman-yaman mo, tapos nakakulong ka, kasama mo yung 46 na mga kriminal doon sa kulungan. Hindi ba sarap ng buhay nyo, mga kapatid? Hindi ba blessing yon, di ba? Yung iba sa inyo, kahit nangihingi lamang ng baon, pero nakapag-aaral pa rin kayo. Di ba? Yung mga faithful ninyong asawa, parang alam ninyo, batiin yan. Hindi sila tumitingin sa iba, talagang mahal niya kayo. Kahit hindi sila kamahal-mahal, di ba? Talaga lang naisip ko lang talaga, napakabuti ng Diyos atin. Hindi lang yon, maayos yung standing ng neighborhood nyo. Dati kaaway mo, ngayon kaibigan mo na. Di ba, President John, kapatid, di ba? Kaya, ang daming blessing talaga ng Diyos, hindi lang yan sa pera. Kaya, ang potensyal na mas lalo ka pang umunlad sa larangan ng pananalapi sapagkat napagkakatiwalaan ka ng Diyos na maging tapat sa Kanya, kounti o marami man. Ano pa? Meron kang peace of mind. Iyon ang mahaganda nun. Yung hindi mo alam na saan ba ako pupunta pagka namatay. Hindi mo alam yun eh. Pero tayo, alam natin kung saan tayo pupunta pagka namatay. Meron tayong assurance of salvation. Kaya, malaya at masaya kang naglilingkod kay Lord. Kaya pag naglilingkod tayo,
masaya tayo kay Lord. Blessing yon. So tanong, paano nga ba talaga masusukat ang mga kayamanan? Ang kayamanan. Paano natin susukatin ito? Ang totoo lang, mahirap itong sagutin, mga kapatid. Ngunit, maaaring hindi ka sobrang napakayaman in terms of worldly health. Subalit, ikaw ay nagtataglay ng mga bagay na nabanggit. Hindi lang sa pera, mga kapatid, ang sabi ko, you are abundantly wealthy in the sight of God. Pwedeng hindi ka nga mayaman sa pera, pero sa relasyon, mayaman ka naman. Kaya nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen. By the way, hindi anti-abundance ang Diyos. Hindi siya laban sa pagkakaroon natin ng kayamanan, mga kapatid. Ang importante sa Diyos ay ang attitude sa kayamanan. Sinabi ko na kanina yan. Ang importante sa Kanya, yung attitude, yung ating karakter sa binibigay Niya sa ating mga blessing. Kung malinaw sa atin o sa iyo na ang pinakamahalaga sa iyo ay ano, matupad ang layunin ni Lord sa iyong buhay. Alam natin yan. Yung mga nasa discipleship, alam natin lahat tayo may purpose si Lord sa atin individually. Kaya, pag irinatupad yung layunin ng Diyos sa akin, sa inyo, bawat isa sa atin, anong mangyayari ay ibe-bless ka ni Lord. Kasi natutupad ang layunin Niya sa iyong buhay. Then, tayo naman, mga Kristiyano, ay sisikapin nating maging masunurin at malaya upang maganap ito sa ating buhay. Kaya, kabilang dito ang pagkakaroon ng financial freedom. Sapagkat, mas malaya kang makapaglilingkod sa Kanya, anuman ang kalagayan mo sa buhay. Hindi ako makapaglingkod kasi wala akong pera. Hindi ako makapaglingkod sa Diyos kasi kulang ang oras ko. Hindi ako makapaglingkod kasi bata pa ako. Hindi ako makapaglingkod kasi matanda na ako. Minsan ganun eh. Talaga lang totoo nun, ayun yung talagang maglingkod sa Panginoon. Pero wala naman dito yan. Lahat ng taga JLCM naglilingkod sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang inyong sarili at ang ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, dalawang espiritual na pananaw tungkol sa kayamanan na marahil ay hindi aware ang marami. Pakinggan niyo itong mabuti ito. Una, ito yung mga maling pananaw. Ito yung mga maling pananaw. Dalawa ito, mga kapatid, maling pananaw ito. Una, God wants you to be rich and have everything you want. Yan. Yung bang pinakamalaking account sa bangko, pinakamagandang bahay, pinakamahal na sasakyan, para bang name all that you want, God will give them to you. Maling pananaw po yan, mga kapatid. Hindi nangangahulugan na ayaw kayong pagpalain ni Diyos, pagpalain ng Diyos sa pera. Pero maling pananaw ito na para bagang obligado ang Diyos na God wants you to be rich and have everything you want. Wrong po yan. Sa mga katabi, wrong. Ikalawa pang wrong. Mas mahirap ka, banal ka. Kakaintindihan tayo. Mas mahirap ka, banal ka. Mali po yan. Ngayon, baka ang pinagbabasihan yung talata ay yung sa aklat ng Matthew, yung sa, na mapapalad kayong mahirap sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sasa inyo. Di ba? Napag-aralan natin yan eh. Sa, kasi, hindi po yan ang context, ang interpretation noong talatang iyon sa Matthew. Hindi po yon. Hindi materially poor ang tinutukoy dito, kundi poor in spirit. Ang kausap niyan, yung mga taong hindi ligtas. O kung ligtas man, hindi mature. Kaya, mali po yung paniniwalang God wants you to be poor. O kaya, mapalad kayong mahirap sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sasa inyo. Mali-mali po yun, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin. Matthew 16, verse 26. Ito yung balanse. Basahin ninyo. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So, ibig sabihin nun, hindi vow of poverty ang tinutungkoy dito,
kundi ang pag-identify clearly ng pagkapanginoon ng ating Panginoon. Yung tinatawag na Lordship. Yung talagang kinikilala natin na si Lord ang ating Panginoon at siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya kung ang goal mo sa buhay ay maging mahirap para ka maging banal, baka ibang Bible ang binasa mo at ibang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kasi hindi po virtue yung kahirapan. Nadinig ko na yan sa isang pare. Ang sabi niya, yung kahirapan daw ay virtue. Yung poverty. Hindi po totoo yun. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng saganang pagpapala. Hindi kontra ang Diyos, mga kapatid, ha? Hindi kontra ang Diyos na ikaw ay magkaroon ng maayos na buhay, yumamang ka sa iyong pamuhay. Nais ng Diyos na ikaw ay maging isang patotoo na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtatapat sa Kanya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God for that. Ano pa? Hindi po ba ayaw na ikaw ay, di ba, na gusto natin na maging kasangkapan tayo ng Diyos? Sino-sino ang gustong magamit ni Lord sa paglilingkod? Taas ang kamay, di ba? Gusto nating lahat yan. Kaya, pagka ikaw ay pinagkalooban ng financial na gift ng Diyos, dapat merong kabinebles, magkaroon ka dapat ng gift of generosity. Ibig sabihin nun, habang pinagpapahala ka, palagi mong iisipin, ah, kaya ako pinagpapahala ng Diyos para makatulong sa ibang tao. Hindi yung kaya ka pinagpapahala, oh Lord, sige, mabait ako, kaya ako pinagpapahala ng Diyos. Ah, sige, masipag ako, kaya ako pinagpapahala. Hindi po totoo yun. Kaya ka, dapat alam mo ang plano. Makinig kayo, mga kapatid, kaya ka pinagpapahala ng Diyos para yung ibang tao ay pasahan mo ng pagpapala. Amen po. Sapagkat nais ng Diyos na labis-labis kang pagpalain. Pero yung pagpalang iyon, hinord mo na. Ano yung hinord sa Tagalog? Sinago mo na. Nilagay mo lang sa bodega. Sinusiaan mo na. Ayaw mo nang na-release hanggang kamatayan mo. Hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Hindi yon ang plano ng Diyos sa iyo. Parang ikaw ay channel of blessing. Nagagaling ang blessing ng Diyos sa iyo. Pag natanggap mo na yan, ibibigay mo sa iba. Yan ang ibig pong sabihin nito. At hanggang bukas ang iyong mga kamay sa pagiging pagpapala sa iba. Lalo namang ibinubukas ng Diyos ang langit. Ang sabi, binubukas ng Diyos ang langit upang ikaw ay pagpalain pa ng higit. Kaya nga, yung tinatawag na sobra-sobrang pagpapala, higit na pagpapala ang iyong makakamtam. Higit na pagpapala ang iyong maranasan mula sa Diyos. Kaya, sabi, kung ikaw sa Diyos ay magiging tapat, hindi ka pagkakalooban lamang ng sapat, kundi higit pa sa sapat. Ulitin natin. Kung ikaw sa Diyos ay magiging tapat, hindi ka pagkakalooban lamang ng sapat, kundi higit pa sa sapat. Amen. Naparito siya upang ikaw bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At kasama sa buhay na ganap ang pinansyal na pagpapala. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 uli, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Dapat angkinin niyo po niyan, mga kapatid. Maging memory verse po niyan, mga kapatid. Kaya, ito pong 2 Corinthians chapter 9 verse 8, mapapansin niyo kung gaano kapositibo yung verse na ito. Kaya sabi ko, ikaw ba ay magiging tapat sa kanya sa larangan ng pananalapi, sa pagbabalik at sa pagbibigay, ibabalik ba ito ng Diyos? Siyempre, yes. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Kaya ang tanong, kung ikaw ba ay magiging tapat sa Kanya sa larangan ng pananalapi, sa pagbabalik sa Kanya at sa pagbibigay, ibabalik ba ito ng Diyos? Yun ang sabi niya, ibabalik ito ng Diyos sa atin kung tayo ay tapat. Kaya sabi, ulitin natin sa English, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen.
Kaya mga kapatid, paulit-ulit ako. Pansinin natin yung provision. Yung provision emphasis sa verse lamang na ito. Ang sabi, mapakita na po natin, all grace abound toward you. Lahat ng biyaya abound toward you. Always having all. Palagi, always having all. Ano pa? Sufficiency in all things. Abundance for every good work. Napakaliwanag po ng mga talatang ito na ating nabasa. Kaya, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? I want you to have everything you need. I want you to have all the grace that is necessary. Yung mga pangailangan mo, talaga gusto ng Diyos, matanggap mo yan. Kaya, ang tawag sa mga words na ito, na grammatically speaking, ay kung napag-aralan nyo sa eskwela, yung tinatawag na superlative. Superlative po yan. Isang form ng adjective or adverb na nagpapahayag ng isang bagay o tao ay inilalarawan na nagtataglay ng labis na kahigitan o kalamangan kumpara sa kaparehong uri ng kalagayan. So, ang ibig sabihin na ng Panginoon Diyos sa ating kalagayan, pagdating sa pera, hindi lang good, kundi hindi lang better, kundi best. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Kasi dapat naiintindihan natin yung mga sinasabi ng Bible para matreasure ninyo at maisa pamuhay ninyo at panampalatayan na natin. Kaya, sa modern na vernacular na didinig nyo ba, sabi ng mga katabaan, grabe, di ba? Yung mga ganun, sabi, grabing pagpapala. Sabi niya, ganun yung sinasabi ng iba. Yung iba naman, sabi, ang matinding pagpapala. Di ba, ganun? Yung mga, ano natin, mga sinasabi natin. Yung iba naman, super na pagpapala. Di ba, ganun? Ubod ng pagpapala. Sukdulang pagpapala. Di ba? Parang, niya, superlative. Parang extreme sa iba ang dating nito. Subalit, hindi ito isang hangal na paglalarawan. Iyon talaga ang katotohanan. Kahit ako at ang pamilya ko ay talagang matindi yung himala sa aming buhay. Talagang super ubod ng pagpapala ang tinanggap namin na sa Diyos. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung buhay namin talaga ay nagsimula ako isang kahit isang tuka lamang. Ang ibig sabihin ng isang kahit isang tuka lamang, kung di ka magtatrabaho, magugutom ka. Wala ka talagang kakainin. Naranasan ko po yun, di ba? Noon dati, sabi ko, hindi ako ganitong pogi na nakikita nyo ngayon. Ha? Hindi ganito. Joke lang yan, mga kapatid. Talagang payatot po ako. Ang tawag sa akin ay butiking pasay. Pero pwede pa naman. Pero nabago ang buhay. Eh. Alam ng asawa ko yan, di ba? Ang isang palagi kong isang himala ng Diyos binigay sa akin kung bakit nagustuhan ako ng asawa ko. Kahit anino sinasabi ko. Yan. Tapos ang blessing. So that blessing ka sa akin, di ba? So blessing din ako sa iyo. Tanggap mo yan. Tumatawa yung asawa ko. Kaya so, ganito yan. Kaya, sapagkat salita ito ng Diyos, pwede mong panghawakan. Na ano? God wants to bless you. Huwag nyo kalilimutan nyo, mga kapatid, kahit nasa labas kayo ng church, ha? Ang itinuturo nyo sa atin ay kumbaga, mathematically speaking. Sino ba yung mga accountant dito? Sino ba yung marunong palaging magkwenta? Taas nga kamay. Yung mga nagbabudget. Taas ang kamay. Yung marunong sa mga nakukwenta. Di ba? Ganito yan. Mathematically speaking ay ganito. Right attitude. Hindi ko alam kung nasa screen. Right attitude plus correct application. Ayan, nandyan. Right attitude. Basahin nga ninyo. Right attitude plus correct application equals generous provision. Yan, mga kapatid. Kaya lahat ng kailangan mo na marahil ay wala pa sa iyo ay nakapaloob sa napakayamang pangako ito ng Diyos. Marahil nakahanda na yung mga pangako ito ng Diyos eh. Hindi mo lang kine-claim eh. Hindi mo lang ginagawa. Hindi si Lord ang nag-hold niyan. Ikaw ang nag-hold ng mga blessing na para sa iyo. Balikan natin, ang church sa Pilipos ay isa sa paboritong church ni Paul, di ba? Kung babasahin ninyo ang entrada ng kanyang sulat, napapansin ninyo kung paano ine-express ni Pablo kung gaano sila kalapit sa kanyang puso. At sa chapter 4, sinabi Pablo kung gaano siya ka-thankful sa Diyos dahil sa kanila. Kasi si Pablo, nung panahon iyon, ay nakulong, nabugbog siya, ang hirap-hirap ng buhay niya. Kaya, pero, naging inspirasyon niya yung Iglesia ng Macedonia at naisulat niya yan sa Pilipos. Sapagkat noong panahon iyon, ay sobra-sobra ang ministry ng Macedonia sa
ginagawang pag-evangelize, sa ginagawang pangaral ni Pablo. At tinutulungan nung church na yon yung ministry ni Pablo. Kaya naging masaya si Pablo. At nagpasya nga itong church ng Macedonia na pagkalooban siya ng mga financial na tulong. Kaya ibig sabihin nun ay yung generosity at yung provision ay natanggap ng Macedonia at maging ito nga si Paul. At kaya nga sa dulo ng kanyang sulat, nasabi, Paul took the time to tell them how blessed he was because of their support. And how blessed they are because they know that everything they gave are the offerings of the Lord. At nagbigay ng assurance na pangako na madalas nating sinasabi at madalas natin itong kinukot. Ano yon? Philippians chapter 4 verse 19. Sabi, and my God shall supply all your need according to his riches in glory of Christ Jesus. Pero mga kapatid, pwede mong sabihin iyan. Pwede mong i-quote iyan. Pero may background po iyan. Kinakailangan maging katulad ka muna ng taga Macedonia. Hindi bibigay ni Lord agad sa iyan para pagpalain ka ng pera. Maging katulad ka ng mga taga Macedonia na walang-wala na silang pera. Kapos na kapos sila. Pero ano, nagbigay para sa gawain ng Panginoon. Ito ang sagot. Kasi walang-wala ka na, nagbigay ka pa sa Panginoon, kaya ang pangako ng Diyos, and my God shall supply all your need according to your riches, hindi, according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. So dapat magsakripisyo ka muna. Hindi ito automatic, hindi ito magic. Dapat makita muna ni Lord ang puso mo sa larangan ng pagbibigay. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Napakagandang reminder po ito sa ating lahat. At ito rin ang palaging nag-re-remind sa akin. Kaya minsan sinutukso ko ng Diablo, huwag ka na magbigay, huwag mo ibigay yung pera mo sa church. Yan, matukso ng Diablo. Ikaw nga, may pangangailangan ka nga eh. So, ganun. So maraming ano, lahat tayo tutuksin ng Diablo dyan. Na kapag ating ipinapamuhay na ang ganitong uri ng bukas palad, ha? Bukas palad. Sabihin nga ninyo, bukas palad. Na pagtitiwala sa Diyos, hindi ito magiging kawalan. Salip, ang ibubunga nito sa iyo ay saganang pagpapala at katuparan ng mga ipinangako niya sa kanyang salita. Because wealth is all about God's generous provision. Amen. Pangatlo, wealth is about stewardship. Matthew 25 verse 14 to 15. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinikatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos upang tuusin ng tuusin kung gaano tayo kayaman o kung gaano karami ang ating ari-arian. Kaya doon sa aklat ng Matthew, tungkol doon sa isang mayaman na gustong sumunod sa Panginoon, ay kanyang sinabi na, hindi lang pala, iba palang version, hindi na kami magugutom, sabi niya. Kaya ang gagawin ko na lang ay lalo magpayaman at mag-enjoy sa buhay. Matthew ata yun eh, Pastor Bers, di ba? Andun yun sa sinabi na, sabi, magpapayaman na lang ako tapos mag-enjoy na lang ko lahat. Para yun ang kanyang pananaw. Yun ang kanyang pananaw. Of course, kasama ng pagiging good manager ng pagpapala ng Diyos ay paglaanan natin ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Hindi po maramot ang Diyos. Gusto niya maayos yung ating pamilya, maayos din yung ating kinabukasan. Hindi yung parang wag na, di ba, mahirap ka lang, wag mo na isipin ng kinabukasan mo, wag ka na magtrabaho. Hindi po ganun, mga kapatid, ha? At yung katuparan ng ating mga pinapangarap ay gusto itong maganap sa ating buhay. Tandaan nyo, hindi selfish si Lord. Hindi rin siya maramot at ayaw nga niyang maghirap tayo. Nakakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Gusto lang natin tama yung context ng mga talatang na ating binabasa at naiintindihan natin to apply this, itong habit of
wealth, di ba? Yung ating pinag-aaralan. Ngunit, pinagpapala tayo ng labis ng Diyos upang magkaroon tayo ng kakayahang maging pagpapala sa kanyang gawain at sa ibang tao. Nakakaintindihan, no? Paulit-ulit ako, no? Kasi maka meron dito, ngayon lang napasok, ay matisod pa kayo sa akin dahil sa kaperahan ang inyong na time kayo dito sa pera. Ang JLCM, hindi po mukhang pera. Kaya magbigay kayo, hindi. Wala sa amin yan, lalo na sa akin. Kaya lang, tinuturoan ko kayo para kayo pagpalain ng Diyos. Amen. Kaya heto, pinagpapala tayo ng Diyos upang maging channel ng kanyang pagpapala. Redundant na to, sinasabi ko. Upang magpatuloy ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging masagana sa mabubuting gawa. Kasi gusto natin mag-expand ng Kingdom of God, kailangan ng pera sa church. Kailangan kasi nasa lupa pa tayo eh. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng aalis, puro spiritual, walang pera. Kaya kailangan din ng pera. Kaya ito ang layunin ng Diyos kung bakit nais niyang pagpalain ka. Tanong, bakit kayo gustong pagpalain ng Diyos? Para ano? Iyon, ulitin niyo. Bakit kayo gustong pagpalain ng Diyos? Ayan, maging pagpapala sa iba, maging pagpapala sa church, maging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Tandaan po niyo yan. Hindi upang ipunin ng ipunin ang inyong pera para sa inyong sarili. Maliwanag po ha. Kundi upang gawin niyang makabuluhan ang iyong buhay sa paraan na kinakasangkapang kanya upang maging bahagi ng mabuting gawa na nais ng Diyos. Yun yun. At kapag nga tapat ka na ginagawa mo ito, siyempre, ano ang magiging bunga nito para sa'yo? Tama ang iniisip mo. Ano mangyayari? Lalo kang pagkakalooban ng Diyos ng higit pa sa iyong pangangailangan. Maliwanag. At kapag nakita niyang naunawaan at ipinamumuhay mo ang essence ng pagpapala. Sabihin nga ninyo, essence ng pagpapala. Ano mangyayari? Itutuloy-tuloy niya ang pagkakaloob sa iyo ng pabor at pagpapala. Walang katapat na saya ang maging kasangkapan ng Diyos upang pagpalain ang iba. Amen po. Ako naranasan ko po yan. Ngayon, meron po akong isang pakita sa inyo na illustration pa. Kapag ipinagamit mo ang iyong bangka kay Jesus upang gawin niyang pulpito, pupuniin niya ito ng sandamakmak na isda na hindi mo kayang bilangin. Kapag inilagay mo sa palad niya ang dalawang isda at limang tinapay mo, hindi lang gutom ang mapapawi sa iyo, kundi pati ang gutom ng 5,000 at higit pa. At may balik pa ito sa iyo ng 2 bakol para iuwi mo sa iyong pamilya. Mga ilustrasyon ito, mga kapatid. Kapag ibinalik mo sa Diyos ang bahaging para sa Kanya, yung sinasabing tithe sa 10% ng income mo, ano mangyayari? Mawawasak ang sumpa at bubuksan ng Diyos ang lahat ng bintana sa langit upang ibuhos sa iyo ang saganang pagpapala. Hindi po ako nagsabing yan, mga kapatid, ang Bible. Ngayon, dagdag paliwanag, mga kapatid, para huwag na kayong matisod at panampalatayanan nyo na ito. Merong nagsasabi na ang tithes, pag sinabing tithes, hindi offering, magkaiba po, ang tithes ay 10% ng income. Sabi ng ibang mga religious leader, wala na raw sa New Testament yung tithes. Dahil iyan ay sa batas ni Moses, doon sa kautusan. At ang dami talaga mga talata sa Old Testament patungkol sa tithes. Yung tithes kasi, pagka sinabing tithes, yung iba, hindi siya masaya dyan eh. Yung iba pumupunta sa CR, pagka nag-offering. Yung iba naman, nahawakan na yung gitara. Ba't ko ba masabi ito? Basta kunyari, busy sila. Ayaw nila. At saka pagka sinabing tithes, inako po. Pero parang gano'n, ayaw nila yan. Ngayon, papaliwanag ko, konti nga paliwanag. Yung tithes, kahit wala pa, ang mga kautusan sa Bible, sa utos ni Lord, nandoon na yon. Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Basahin natin. O pakinggan niyo lang ninyo. Dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasan Diyos, ng tinapay at alak.
at binasbasan. Pagpalain kanawa Abraham, ngayon si Abraham ang tawag sa kanya, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasang Diyos ay nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ito yung talata. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Wala pa yung law ni Moses dito. Kaya hindi totoo na wala ang tithe na hindi na kailangan ng tithe kasi wala sa kautusan. Kasi bago nga magkaroon ng kautusan, may tithes na. Maliwanag. Ano pa? Ito ay kinumfirm doon sa New Testament, sa Hebrews chapter 7 verses 1-2. Kanina, yung pinaglabanan nila, yung nakakuha, nakakuha ang mga kayamanan, yung 10% ng binigay kay Lord. Ito naman, ang sabi, chapter 7 verse 1-2, pakinggan ninyo, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya'y binasbasan ito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. So, kinumpirm lang yung nangyari doon sa Old Testament, dito sa New Testament. Ano pa? Hebrews chapter 7, verses 5-9. Ito yun, ang sinasabi ko. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha, ayan, ng mga ikapo mula sa mga Israelita. Hindi na doon sa labanan nang galing nga sa mga Israelites na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Kasi sinasabi ng mga religious leader na ito, yung tithes para lang yan sa Levites. Pero itong maniwalag, iba itong pinag-uusapan. Merong para sa Levites at merong parang hindi sa Levites. Sabi, ngunit tumanggap siya ng 10th bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakoan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita, inulit ulit, na tumatanggap na 10th bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng 10th bahagi ay nagbigay rin ng 10th bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Ibig sabihin, bago pa lumabas ang kautusan ni Moses, napakaliwanag, meron ng 10th bahagi para sa Diyos. Punta tayo para talaga ano natin to. Sana isulat niyo itong mga talatang ito para kapag mayroong kumukundi na sa inyo, alam natin yung ating pinagbasihan. Matthew 23 verse 23. Kasi sabi nila, pang Old Testament lang daw yan eh. Lalo na yung namatay na pastor sa dating daan. Sabi, itong mga pastor na to, kinukwartahan lang kayo eh. Kasama ako doon, pinagbibintangan ako eh. Kung alam niya yung aking buhay, hindi naman ako tumatanggap ng love gift, hindi niya ako isasama. Then sabi ni, sino ba yung pastor na yon? Si Brother Eli. Dahil pinuluko lang kayo ng mga pastor nyo. Pero ang dami-daming giving sa kanila. Parang yung tithes, pinalitan lang ng iba't ibang giving eh. Tayo, ang giving lang natin, tithes and offering, mission, kasama. So, yun lang. Sabi, 23 verse 23. Ayun naman ang bumasa, tulungan nyo ako, pagod na ako. Ready, go. Kahabag-habag kayo. Ang context dito, mga kapatid, sa mga pare, sa New Testament, nagbibigay nga kayo ng tithes. Pero, wala, hindi nyo pinapairal yung katarungan, ang pagkahabag at katapatan. Kaya, sabi ni Jesus, dapat namang dalawa ang gawin mo. Mag-tithes ka, bigyan mo 10th bahagi ng income mo, samahan mo rin ng katarungan, pagkahabag, at katapatan sa ibang tao. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi sinabi, huwag na kayong mag-tithes, basta lang kayo, maging mahabagin kayo, maging makatarungan kayo. Hindi. Dalawa ang sinabi.
ang sinabi ni Lord na gawin ng mga pari at maging sa panahon natin. Meron pang isa, huling talata. Sabi, kahabag-habag kayong mga pariseyo, ibinibigay ninyo ay 10% ng yerba buena, ruda, at yung pang mahalamang panimpal sa pagkain. Ngunit, kinaligtaan ninyo man ang katarungan, ang pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi, dapat lamang na gawin ninyo ang pagkakaikapo. Yun ang sabihin nun. Ngunit, hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. So, maliwanag mga kapatid, ha? Maliwanag ito sa paraan ng ating pagbigay sa Diyos. Ito ang layunin ng pangako ng pagpapala. Ito ang susi ng pagpapala pagdating sa pera. Sabi mo sa iyong katabi, ito ang susi ng pagpapala. Sabi mo ng malakas, dapat magbigay ka na sa Panginoon. Napaka-exciting ng part na ito pagdating po sa stewardship. Nais ng Diyos na maging involved tayong lahat dito. Maging kapartner tayo ng Diyos upang gapiin ang kaaway sa buhay natin para hindi tayo maging palaging mahirap. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Ayaw ng Diyos na maging mahirap tayo forever. Pero merong susi, may paraan. God is able to bless you abundantly. And He is in the business of enabling you to be an instrument of His blessing and to have an abundance for every good work. And in the process of being used by God, we are being kings. Pagka tayo ay napapagamit sa Diyos, unti-unti, nababago din ang ating mga prioridad sa buhay. Kapag lubos nating naunawaan kung ano talaga ang true riches at ang talagang layunin ng pagpapala, ano mangyayari mga kapatid? Lalaya tayo saan? Sa kasakiman. Lalaya tayo sa pag-iimbot. At sa mga maling pananaw tungkol sa kayamanan kasama ang pera. At ganito ang magiging panalangin ng puso natin. Hindi na yung palaging pagpalain mo po ako, Panginoon, pagpalain mo po ako. Puro basado kang selfies. Ang mangyayari ganito ang panalangin mo pagka naintindihan mo ito. Lord, I trust you to be my provider. And by faith, I will generously and faithfully share whatever you have entrusted to me. Kapag ganito ang panalangin natin, mga kapatid, maraming magbabago sa ating lahat. Magbabago ang takbo ng isip mo. Magbabago ang future mo. Magbabago ang paraan ng paggastos mo. Ano pa? Magbabago ang purchasing attitude mo. Magbabago ang giving attitude mo. At sa pangwakas, sa conclusion, mga kapatid, sa pagde-develop ng wealth habit, tandaan po ninyo ang tatlong ito. Wealth is all about God's provision. We cannot boast about anything under our care. Deuteronomy chapter 8, verse 17-18, pakinggan po ninyo, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Kaya hindi makapagbigay ang tao sa gawain ng Panginoon, iniisip niya, kanya yun eh. Akin ito, bakit ito bibigay? Pinaghirapan ko ito eh. Pinagpawisan ko ito. Totoo naman, ang tanong, sino ang nagbigay sa iyo ng kalakasan ng iyong katawan? Sino ang nagbigay sa iyo ng oras para gawin? Galing kay Lord yun eh. Kaya sabi ko, dapat ang perspective natin tama eh. Kaya sabi 18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumamang kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako. Ibig sabihin, kaya pala itinuturo ni Lord ang tithes and offering and mission upang matanggap ninyo ang pangako ng Diyos na kayo ay kanyang pagpalain. Amen. Pangalawa, wealth is about true riches. Wealth is about true riches. It's not the tangible riches, but the intangible riches that really matters. Hindi lang pera talaga ang pinag-uusapan dito. Yung ating relasyon sa Diyos. Wealth is about being a steward of God's own properties. Kung ang ating puso ay hindi pangunahan ng takot at panghinayang, salip ay pananalig sa Diyos na nangakong I will provide.
hindi mo na rin katatakutan ang dating kinatatakutan mo na baka mawalan ka ng pera, na baka maghirap ka kapag ka nagbibigay ka sa Diyos, baka kaposing ka pag ka nagbibigay ka sa Diyos. Yun ang kinakatakutan ng tao. Wala na akong pera, magbibigay pa ako. Yun ang kinakatakutan ng maraming tao. Kaya pag naitindi mo yan, ang Diyos na nagpuprovide sa'yo, patutuwid ang mga katatakutan ng iyong buhay. Yung fear na wala kang pera, mawawala na yan. Mababago ang appetite mo sa mga bagay na pansamantala. Pansamantala lang po itong lupang ito. We are God's citizen. Panglangit po tayo, hindi tayo panglupa. Kailangan iniisip natin hindi lang temporal, kundi ang ating iniisip palagi ay mga bagay na may eternal value. Yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating worship, yung ating magandang relasyon sa ibang tao, yung tayo ay kind, yung tayo ay merciful, kung tayo ay nag-i-involve sa ministry ng GLCM, ito ay merong eternal value. Sapagkat ang lahat ng temporal na yan, lilipas yan, at tayo ang hangad natin ay hindi lang temporal, kundi yung ang tayo ay mapunta sa langit kasama ang Panginoon, at iyan yung ating binavalue. Iyan ang ating tine-treasure. Kaya pag eternal value ang palagi nating focus, yung temporal, madali nating bitawan. Pero pag hindi natin alam ang eternal value, ang higpit natin dito sa mga temporalities na ito, hindi mo maibibigay yan. Nagsisimula iyan sa pagkakilala mo sa Diyos na ang puso mo ay talagang ikaw ay mayroong puso nga pagsamba sa Diyos. At habang hinihintay mo ang tunay na kayamanan sa langit, ang tunay na kayamanan sa langit ay yung eternal life. Yung reward na atin pong na ibibigay ni Lord sa atin. Mag-e-enjoy po tayo sa provision ng Diyos habang tayo rin po ay narito sa lupa. Kasi nakatingin ka sa langit eh. Hindi ka nakatingin sa lupa eh. Kaya mga kapatid, huwag yung palagi ka nakatingin sa langit para ka makapulot ng pera. Ano man ang mangyayari, tingin ka sa langit. Ibig sabihin nyo, nakatingin ka lang kay Lord. Huwag kang tumingin kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Huwag kang tumingin sa mga bagay na temporal. Mas higit yung merong spiritual value o eternal value. Kaya nga, maranasan mo hindi lang ang God's best sa kabilang buhay, kundi ang God's best dito sa lupa. Tumayo po tayo, awitan natin si Lord. Mixing awit lang ito. Kulang ako sa oras. Kamay sa Panginoon. Use it for your glory. Naway tunay ang ating pakilala sa Diyos. Hindi lang awit ito, hindi lang binabanggit ang ating labi, kundi totoo ito nang gagaling sa ating puso. Kailangan nating i-please si Lord sa pamagitan ng mga sakripisyo. Hallelujah. Lord, I offer you. Kamay sa Panginoon sa pagtanggap ng mensaheng ito. Lord, muli po kami nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo po ang aming mga pangailangan. Alam mo po, Panginoon, ang mga aming pasanin patungkol po sa kaperahan, patungkol po sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming relasyon sa iyo, sa aming relasyon sa kapwa-tao. Panginoon Diyos, sino-offer po namin sa iyo ang aming buhay. Malugod ka po sa amin, mahabag ka po sa amin, Panginoon, at nagtitiwala kami na ang lahat ng aming pangangailangan ay aming makakamit ng dahil sa pag-umawal po sa amin. Salamat po, Ama. Itong aking dalangin sa ngalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen at Amen. God bless you all. Tayo po ay makakaupo na.